Thee, kasama ng mga anghel, kailanman di magdidilim, pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sama po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang ating mga panalangin, mga kahilingan sa ating Panginoong Diyos. Alalahanin din po natin ang mga mahal natin sa buhay na nauna na sa atin at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadalisayang dulot ngayon ng kusang loob na pagpapakasakit, pasapitin mo kami ng may wagas na kalooban sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ganito ang sabi ng banal ng Israel ng Panginoon mong sa iyo'y tumubos. Ako ang Panginoon, iyong Diyos. Tuturuan kita para ka umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos, tagampay mo sana ay sunod-sunod. Parang dating ng alon sa dalampasigan. Ang lahi mo sana'y magiging sendami ng buhangin sa dagat, at tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong.
Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang sumasama sa sinumang taong ang tanging at tika, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyan laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang masama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Tayo po ay magsitayo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Panginoon darating, siya'y ating salubungin, siya'y kapayapaan natin. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Magandang umaga rin po sa ating mga kapatid na nakikiisa sa banal na pagdiriwang na ito via live streaming at sa mga kapatid nating nakikiisa sa Radyo Totoo 95.9. May mga tao talaga na ang hirap unawain. Di maintindihan kung ano ang gusto. Ang hirap i-spelling ng ugali. Ang hirap pakisamahan. Oras ng pagsasaya, magmumukmok sa isang tabi.
Panahon ng pagluluksa, nagsasaya. Pag maulan, nagrereklamo. Pag mainit, magrereklamo pa rin. Ang hirap, tumama. Siguro may mga kilala tayong ganyan. At baka tayo rin, ganyan rin yung ating pag-uugali. Hirap is spelling. Ang tao kung minsan, napakahirap maintindihan. At yun din ang sinasabi ng Panginoon sa ating Ebanghelyo tungkol sa mga tao ng kanyang henerasyon. Sabi niya, naparito si Juan na nag-aayuno at umiinom ng alak at sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao, kumakain at umiinom at sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing. Kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Kaya nga, kung tayo ay mamumuhay just to please everybody, magiging miserable ang buhay natin because we cannot please everybody. Kahit anong buti mo, may kokontra at kokontra pa rin sa iyo. Ang ating Panginoong Jesus nga, perpekto, siniraan pa, nachismis pa, hindi pa tinanggap. Tayo pa kaya, eh hindi naman tayo perfect. Meron tayong mga kahinaan. Kaya anong dapat nating gawin? We do our best to please God. Sabi nga po sa aking nabasa, you don't have to please others. Just do what God wants you to do. Because at the end of the day, it is only He who can satisfy your heart, not the approval or applause from other people. Kahit anuman ang sabihin at gawin sa atin ng ibang tao, kung tayo ay gumagawa ng ayon sa kagustuhan ng Diyos, ang ating mga mabubuting gawa na ang magpapatunay na tayo'y mga alagad ng Panginoon. At ito mga kapatid ang magandang gawing paghahanda ngayong panahon ng Adbyento. Patuloy na gumawa ng kabutihan at ihanda natin ang ating mga sarili sa pagsalubong sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagdating ng buong Diyos, puso'y linis, silang lubos, tuwa't gala, isalom sa panalangin mataos. Sa ating sala. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangang na aming abang nakayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabika ng Mahal na Birheng Kanyang Inang Tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ningapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-ninisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Sa pagparito mo, Jesus, dala'y katubusan na handa kami ngayon upang ikaw ay tanggapin. Jesus, hinihintay ka namin.
pagtubos mo'y makikita. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, parapatin mong tahaki namin at sapitin ang kaligtasang iyong ibinibigay sa amin. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus, na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa Main Church, sa Main Store at iba pang lugar dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Ikatlo, para sa ating tuwirang paghahanda sa Kapaskuhan, ang oras po ng Misa di Gallo mula December 16 hanggang 24 ay sa ikaapat at kalahati ng madaling araw, at ang simbang gabi mula December 15 hanggang 23 ay sa ikalima ng hapon, maliban sa December 17, araw ng Linggo. Ito ay sa ika-anim ng gabi. Kayo pong lahat ay inanyayahan at mangyaring magabayan po tayo ng mga gawaing nakapost sa ating FB page. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasampu ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin.
sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na tumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Meron po tayong isa pang paalala. Paalala po sa ating mga tagapakinig at tumatangkilik sa ating misa sa pamamagitan ng ating radyo. Bago pa po nagpandemya, tuwing alas 7 ng umaga, mula Lunes hanggang Sabado, ang misa po natin ay naka-broadcast sa 95.9 Radyo Totoo. Ito po ang opisyal na himpilan ng ating National Shrine of St. Padre Pio. Ikinagagalak po namin na ang misa po natin tuwing alas 7 ng Linggo ay naka-broadcast na rin po sa 95.9 Radyo Totoo. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nagpupuri sa may kapat ang bukong kalooban dahil sa kadakila ng ginawa niyang tanan sa kanyang kapangyarihan.